Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa isang love triangle at pagtataksil na nauwi sa isang trahedya. Si Lisa Peng, isang mayamang babae, may asawa, isang ina na may dalawang anak. Siya ay may bahay sa Taiwan at California. Pero tinapos niya ang buhay ng kaluguyo at maging ang anak nito sa kanyang asawa. Naging laman ito ng balita sa Chinese community sa Amerika at maging sa mga balita sa Asia. Nagkaroon ng debate ang mga ganitong kaso ng pangangaliwa. Sino daw ba ang dapat sisihin? Ang asawang pumatay? Ang asawang lalaki na nakiapid? O ang kalaguyo? Ginawan pa nga ito ng pelikula dahil sa sobrang sikat ng kasong ito. Alamin natin ang buong kwento ni Lisa Peng, Jim Peng at Jennifer. Ang buong kwento. Si Cheng Jim Peng ay isang mayamang negosyanteng Taiwanese na nagtayo ng Ranger Electronic Communications sa Taiwan ng taong 1990. Ang kumpanya niya ay nagbebenta ng mga radio sa mga pulis sa buong mundo. Ang kanyang kayamanan ay tinatayang nagkakahalagang 200 million ng panahon na iyon. Kaya naman, sinasabing napakayaman ni Jim. Kung susumahin po, ang value ng kanyang negosyo ay bilyon-bilyon ito sa pesos. Siya ay naninirahan sa Rancho Santa Margarita, Orange County, California, kasama ang kanyang asawang si Li Yun o Lisa Peng at ang kanilang dalawang binatang mga anak. Si Lisa ay nakilala si Jim ng taong 1967. Supervisor niya si Jim sa isang Taiwanese firm. Umalis si Lisa sa kanyang trabaho sa Taiwan at give up ang kanyang career para suportahan si Jim na mabuo ang kumpanya at naging isang housewife. Sinakripisyo niya ang kanyang ambisyon at karera upang tulungan din ang kanyang asawa na patakbuhin ang kanilang negosyo. Noong June 1990, isang malaking electronic conference ang ginanap sa isang hotel sa China. Isa nga sa mga umaten sa conference ay si Jim Peng. Habang nasa conference si Jim, nakilala niya ang isang empleyado sa resort na nagngangalang Ranbing alias Jennifer, 24 years old at ipinanganak sa Taiwan. Si Jennifer ay isang matangkad, maganda at matalinong babae. Pinamamahalaan niya ang PR team ng hotel kung saan nga guest si Jim. Nag-usap sila, naghapunan at pagkatapos ng conference ay patuloy silang nag-usap. Ang pagkakakilala nga nilang dalawa ay naging trahedya kalaunan, kung saan si Jennifer ay namatay, pati ang kanyang limang buwang sanggol. Taong 1991, inalok siya ni Jim ng trabaho sa kanyang bagong kumpanya sa Shanghai bilang isang manager ng opisina, at malugod itong tinanggap ni Jennifer. Kaya ang kanilang relasyon ay mas naging malalim, nagkikita at nagtatali. Malaki ang pagkakaiba ng edad ng dalawa. Si Jim ay 49 years old at si Jennifer ay 24 years old. Samantalang si Lisa, ang asawa ni Jim, ay 44 years old ng taon na iyon. Taong 1992, dahil laging nagkikita nga sina Jim at Jennifer, nabuntis ni Jim si Jennifer. Sa puntong ito, nagbukas si Jim ng isa pang branch ng negosyo sa Amerika at naisip niya na mas mainam ang magiging buhay ng dalaga kung dadalhin niya ito sa Amerika. Pumayag naman si Jennifer sa idea ng pagpunta nga sa Amerika. Binigyan ni Jim si Jennifer ng apartment. Ang apartment na kinuha ni Jim ay malapit lang sa bahay ng kanyang asawang si Lisa. Binigyan din ni Jim si Jennifer ng pera para makapagpatayo ito ng sariling negosyo. Nakakatanggap si Jennifer ng almost $11,000 noon o halos 600,000 pesos kada buwan. At upang makasama ni Jim ng mas maraming oras si Jennifer, kinuha niya ito para magtrabaho sa kanyang sariling kumpanya sa California. Noong March 1993, isinilang nga ang sanggoli na Jim at Jennifer at pinangalanan nila itong Kevin. Mahal na mahal nga ng dalawa ang bata. Si Jim na madalas nasa Taiwan dahil sa kanyang negosyo ay madalas bisitahin ang kanyang mag-ina sa California hanggat maaari.
Ang pangyayari, August 18, 1993. Bumalik si Jim sa California. Sinubukan niyang tawagan si Jennifer para sabihing nakabalik na nga siya sa Amerika, ngunit hindi ito sumasagot. Pumunta si Jim sa apartment ni Jennifer at kumatok, ngunit wala pa ring sumasagot. Dahil wala naman sa pangalan ni Jim ang apartment, hindi siya pinapasok ng apartment manager at hinayaan lang siyang magstay at magtambay sa opisina. Bandang alas 11 ng gabi na nag-decide si Jim na umalis na lang at tumawag na ng taxi. Pero bago yun, sinubukan niyang tingnan uli ang apartment ng dalaga. At nakita niyang bukas ang pinto ni Jennifer. At laking gulat niya nang makita ang duguang katawan ni Jennifer sa sofa. Nakababa ang underwear at nagtamo ito ng maraming saksak. Tumawag si Jim ng mga pulis at pagdating nga nila, natagpuan din nila ang anak niyang si Kevin sa crib nito na wala ng buhay. Ito ay pinaniniwalaang sinuffocate. Unang pinaghinalaan ng mga otoridad na si Jim Peng ang pumatay sa mag-ina. Gayunpaman, may malakas na alibi si Jim dahil siya ay nasa China para sa isang business trip nang maganap ang pagpatay. Ang imbestigasyon. Walang nakitang ebidensya ang mga pulis na may nangyaring sapilitang pagpasok o anumang senyales ng pagnanakaw. Naging maingat din daw ang pumatay dahil hindi nito iniwan ang murder weapon o anumang pisikal na ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Dahil dito, tumibay ang teorya ng mga pulis na ang pagpatay ay dahil sa personal na motibo. Nanindigan naman si Jim na wala siyang kinilaman sa pagkamatay ni na Jennifer at Kevin. Natuklasan naman ng medical examiner ang isang bite mark sa braso ni Jennifer. Kinuha nila ang DNA ng kagat at minatch sa DNA ni Jim. Pero napag-alaman na hindi siya ang kumagat kay Jennifer. Kaya nga ilang buwan hindi umusad ang kaso. Gayunpaman, nang taong 1994, tinanong muli ng mga pulis si Jim, pero sa pagkakataong ito, tila umiiwas na ito at medyo nag-aalala. Nang tanungin kung bakit, sinabi ni Jim na hindi lang niya kailangan mag-alala tungkol sa mga pagpatay ni na Jennifer at Kevin, pero kailangan din niyang mag-alala tungkol sa kanyang asawa at mga anak na nakatira lang din malapit sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Ikinagulat ng mga pulis nang malaman na siya pala ay kasal at nasangkot ito sa isang love triangle. Bilang resulta, itinuo ng mga investigador ang kanilang atensyon sa isa pang tao na maaring may motibo, ang asawa ni Jim na si Lisa. Ipinakita ng mga pulis kay Lisa ang mga larawan ni na Jennifer at Kevin. Sinabi din ng mga pulis na may relasyon nga si Jim at Jennifer. Pero halos hindi daw nag-react si Lisa at tila alam na niya ang tungkol kay Jennifer. Ang pagkatuklas ni Lisa ng relasyon ni na Jim at Jennifer. Si Lisa Peng, ang asawa nga ni Jim, ay sinasabi sa mga investigador na siya ay naghinala na sa kanyang asawa na ito nga ay nagtataksil sa kanya. Natuklasan niya kasi ang damit ng isang babae sa loob ng kanyang sariling cabinet. Nang tanungin daw niya si Jim, nagkibit-balikat lang ito at hindi naman nagpalusot o anuman. Ang sinabi lang daw sa kanya ni Jim ay damit yon ng kakilala niyang babae. Nang bumalik si Lisa sa Taiwan, naabutan at nahuli niya sina Jim at Jennifer sa kanyang tahanan. Sinabihan niya si Jennifer na lumabas, pero sinabi daw ni Jennifer sa kanya, "Huwag kang pakakasiguro na bahay mo pa ito." At dahil dito, sinasabing nagbanda si Lisa kay Jennifer. Bukod doon, nakita niya nga ang mga damit ni Jennifer na nakasabit sa kanyang aparador at ginupit niya ang mga ito. Minsan din daw niyang nakita ang t-shirt ni Jennifer sa bagahe ni Jim pagkatapos ng isang business trip. Nang tanungin niya si Jim ang tungkol dito, sinabi lang sa kanya na nahalo ito sa laundry ng hotel. Si Lisa sa sobrang depresyon ay sumugod sa opisina ng kanyang asawa upang hanapin ang kalaguyo. Nang magkita sila, kinausap niya si Jennifer na layuan ang kanyang asawa. Pero tumanggi daw si Jennifer at nangakong hindi niya iiwan si Jim.
Kinausap din daw ni Lisa si Jim na tanggalin si Jennifer sa trabaho nito. Ngunit tumanggi daw ito sa kahilingan ng kanyang asawa. At ayaw din daw ni Jim na tapusin ang kanilang relasyon. Tutol sa diborsyo. Sa kabila ng kanyang pangangaliwa sa kanyang asawa, si Jim ay sumusunod pa din sa tradisyon at mahigpit siyang tutol sa diborsyo. Kaya naman, siya ay nakatuon pa rin sa kanyang kasal at sinabi kay Jennifer na wala siyang planong hiwalayan ang kanyang asawang si Lisa. Pero ayon din sa ibang mga reports, ang balita daw ng pagbubuntis ni Jennifer ay hindi nga labis na ikinatuwa ni Jim. Gayunpaman, determinado si Jennifer na ituloy nga ang kanyang pagbubuntis. Dahil dito, ipinagpatuloy ni Jim ang kanyang dobleng buhay. Pinagsabay ang kanyang oras sa kanyang totoong pamilya at sa kanyang kalaguyo. Nang pinagsama-sama ng mga investigador ang mga nakalap nilang ebidensya, kalaunan nga ay natukoy nila na si Lisa ay posibleng nasa apartment ni Jennifer ng gabi ng krimen. Kung saan nag-away sila at pinagsasaksak nga si Jennifer at pinatay din ang anak nito. Habang kinekestiyon ng mga pulis si Lisa ng napakahabang oras, patuloy niyang iginigiit na siya ay inosente. Kahit na pagkatapos nilang ipakita sa kanya ang katibayan ng DNA at isang bite mark. Ang nataklasang marka ng kagat sa katawan ni Jennifer ay isang mahalagang piraso ng ebidensya. Ang DNA ng bite mark na ito ay perpektong tugma sa DNA ni Lisa at siya nga ay inaresto. Pero si Jim ay pilit na iginigiit sa mga otoridad na si Lisa ay walang kasalanan. Ang pag-uusap ni Jim at Lisa. Bago ilagay sa selda si Lisa, nag-usap sila ng masinsina ng kanyang asawang si Jim. Tinanong siya ni Jim, bakit mo siya pinatay? Bakit napakaraming saksak ang ginawa mo kay Jennifer? Sa isang audio, maririnig sina Jim at Lisa na nagtatalo tungkol sa mga pagkamatay. Sinisisi ni Lisa ang pagtataksil ni Jim. Sinabi ni Lisa kay Jim na kasalanan niya ito at hindi siya dapat ang nasa kulungan. Sinabi din ni Lisa kay Jim, ang ginawa niya ay isang self-defense at si Jennifer ay nadulas at tumama sa kutsilyo. At dahil sa sinabi niyang ito kay Jim, naging matibay na ebidensya ito laban kay Lisa. Testimonya sa korte ni Lisa. Habang umiiyak, inamin ni Lisa na kinagat niya si Jennifer nang sila ay nagkokomprontasyon. Ngunit umalis daw siya sa bahay nang walang namatay na sinuman. Depensa ng mga abogado ni Jennifer, si Jim ang totoong pumatay sa mga biktima. Nagtalo daw ang dalawa dahil si Jim ay natakot na tapusin ni Jennifer ang relasyon nila at maaari daw itong humingi nga ng suporta sa bata at ilang bahagi ng negosyo. Pero ayon sa mga hurado, hindi si Jim ang pumatay dahil kararating lang nito sa ibang bansa nang mangyari ang krimen. Ayon pa sa mga hurado, naniniwala sila na pumunta si Lisa Peng sa bahay ni Jennifer upang pag-usapan ang tungkol sa pakikiapid nito. At ang pag-uusap nga ay humantong sa karahasan. Trial ng kaso. Sa korte, habang si Lisa ay umiiyak, paulit-ulit niyang sinasabing, "Hindi ako, hindi ako." Sumulat siya sa korte at sinabi, "Ako ay isang kawawang malas na babae. Ang sentro ng aking buhay ay hindi kailanman ang aking sarili, ngunit ang aking asawa at ang aking mga anak. Nasira ang lahat ng nakilala ng aking asawa si Jennifer. Akala ko, mahal ako ni Jim." Nakaramdam siya ng kalungkutan, panglulumo, guilt at walang magawa dahil pakiramdam niya ay hindi na siya maaaring maging isang mabuting ina sa kanyang mga anak. Dahil sa mga sinabi ni Lisa sa korte, naawa ang mga jury. Ang mga jury sa Amerika, sila ang madalas na nagbibigay ng sentensya sa isang nasasakdal. Imbis na judge ang maghatol. Bago sila maghatol ay umiiyak din sila para kay Lisa dahil ito nga ay niloko ng kanyang asawa. Pero bilang jury, hindi pwedeng maging attached ang kanilang emotion sa kaso at dahil dito ay hindi nagkaroon ng final na desisyon ang korte at nagkaroon ng mistrial. Dahil sa mistrial,
muling nagkaroon ng pangalawang paglilitis si Lisa ng taong 1996. At doon na nga naging usap-usapan ang kaso dahil ito ay parang drama lang sa pelikula. Tumistigo pa nga si Jim sa unang trial at pagkatapos ay nawala na. Hindi na siya bumalik sa Amerika at hindi na rin umattend alinman sa mga trial ng asawa. Sa pangalawang paglilitis ni Lisa ay napatunayang nagkasala siya at nahatulan ng habang buhay sa bilangguan nang siya nga ay 48 years old noon. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ang hatol ni Lisa ng pagkakasala ay binaliktad ng korte ng October 1999. Napag-alaman na napakahabang oras din kinausap ng mga investigador si Lisa at kahit sino daw inosente ay mapapaamin. Pinakausap ito kay Jim at pinaamin. Dito na nga binanggit ni Lisa na aksidente ang lahat. Ang pag-uusap na iyon ni na Jim at Lisa ay ginamit sa kanya laban sa korte. Ayon sa korte, ang mga pulis ay nagpabaya na ipaalam kay Lisa ang kanyang mga karapatan at hindi siya binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sarili niyang abogado habang siya ay tinatanong ng mga investigador. Dahil dito, nagpa siya ang hukuman na litisin uli si Lisa pero hindi na naman nagbigay ng desisyon ang korte. Kaya kalaunan nagpa siya na lang na bigyan si Lisa ng plea bargain. Sa kasunduan ng kanyang plea bargain ay aaminin niya na siya ay nagkasala sa pagpatay ng mag-inang Jennifer at Kevin. Tinanggap niya ang kanyang plea bargain deal at ipinatapon sa Taiwan pagkatapos ng kanyang termino sa kulungan. Nagsilbi siya ng 11 years sa bilangguan at pagkatapos ay dineport mula Estados Unidos at hindi na pinayagang bumalik pa. Ang mga magulang ni Jennifer G. ay nagdemanda kay Jim Peng ng $2 million na sinasabing alam daw ni Jim ang masamang balak kay Jennifer ni Lisa pero wala itong ginawa. Pero sa kasamang palad, dahil sa kakulangan ng impormasyon, ay binasura ang kasong ito ng korte. Suporta kay Lisa. Ang galit nga ni Lisa sa pangangaliwa ng asawa ay nagbunga nga ng trahedya. Hindi lang si Jennifer ang kanyang pinatay, maging ang anak nga nito, para mawala ang anumang bagay na magpapaalala sa pagtataksil ng asawa. Maraming Taiwanese na babae ang sumuporta kay Lisa dahil siya ay tinuturing na nakakaawa dahil siya nga ay niloko ng kanyang asawa. Ang ilan pa nga sa mga ito ay dumalo sa kanyang pagharap sa korte na may mga banner at dilaw na rosas upang ipakita ang kanilang suporta. Sa ngayon ay pinaniniwala ang 71 years old na si Lisa at wala nang update sa kanya kung anong nangyari sa kanya matapos siyang ipadeport sa Taiwan. Ang mga ganitong pangyayari, sino nga po ba dapat ang sisihin? Ang asawang pumatay? Ang asawang lalaki na nakiapid? O ang kaliguyong? O meron po bang dapat sisihin? Hello! Magandang araw! DJ Sean here! Sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag kalimutang mag-comment, like, and subscribe sa ating DJ Sean Stories para sa araw-araw nating update ng mga storya. At bukod doon, huwag nyo rin kalimutang suportahan ang Manila Boy Wonder PH. Ayan, para naman po yan sa mga iba't ibang lugar na dito sa Pilipinas. At sa susunod, malay nyo, sa ibang bansa din tayo pumunta. Ayan, suportahan nyo rin po yan. Comment, like, and subscribe. Marami pong salamat.